Kay kakabsat na yung bag nga bigat aldaw rabi kanyayo amin. Noon nga man oras mga buibuyan natin nga video. Welcome to modchieworks. Siak ni Vanti modchieworks kayong pagpapatangan tayo no kasano agitono at di 28mm round slide kay hincarb. No baro ka lang to modchieworks. Hamuliplipatan to subscribe. Pindutan pa yan ti notification bell tap na updated ka ti baro nga videos mi. Pindutan ti like button kin share mo pa yan. Dito yung videos mi. Agyaman kami kakabsat. Start natin, tignan natin kung ano yung ayan, isa pa yan, hard starting siya. Ayan, nagbabag siya. Ayan, nagbabag down siya. Kaya kailangan natin siya, ito ano. Ayan. Yan ang issue. Kaya kailangan natin siyang itono. Okay mga kamods, ang itotono natin ngayon dito is yung Kahin Carb Thailand. And ang karga niya is MTRT 2824 big head, tapos dome piston 59mm. Tapos kung makikita nyo, gamit niya pa rin yung kalkal pipe na pinagawa namin. Kung hindi mo pa napanood yung paano magkalkal vlog, is search mo lang sa channel namin paano ba ginagawa ang kalkal. Okay, sagutin natin yung mga tanong ng mga iba kung paano mag-check ng original na Kahin Thailand round slide o PE version. Ang round slide, unang-una nyo titignan is yung, ayan, yung serial niya is dotted or laser print. Ayan. Tapos ang sunod is yung idle knob niya. Yung idle knob nito is hex, meron siyang 5 sides. Yung peke, pabilog siya. Nakapaloob siya dito sa hex na may bilog. Yun yung peke. Unang-una pa lang, dito pa lang mapapansin nyo na, always, ang original is laser print dotted. Yung peke, stamp. Kung mapansin nyo, yung serial number niya, stamp. Ayan, ganyan ang stamp. Diyan pa lang, peke na yan. Ang original na Kahin Carb is laser dotted, katulad nito. Ayan. Yan ang original na Kahin Carb. Next, ang piston nila, o yung slider nila. Ang peking Kahin Carb, na-adjust ko needle niya. Na-adjust o natatanggal ang needle niya. Samantalang ang original na Kahin is fixed. At sa laki nila, mapapansin mo, mas maiksi ang peke versus original. Tapos ang needle niya manipis, tapos mataba. Kapag bibilin nyo ang original na Kahin Carb, ang main jet niya is 152, samantalang ang pilot jet naman niya is 42. Ito ang main jet, itong nasa gitna, at ito ang pilot jet. Ang original na Kahin Carb, ang stock na kapag bibilin nyo, ang nakalagay sa stock niya is 152 main jet at sa pilot jet is 42. Ang floater niya is all plastic. Samantalang ang peke, wala kasing example ito dahil nakahawayan na namin. Ang peke, ang main jet ng peke is 110 at fixed minsan ang jetting hindi natatanggal. Ang pilot jet naman niya is 38. Kung palyado o pumupugak o nagbabag down siya, yun, kailangan natin itono. Pero bago natin kailangan maitono, check muna natin o mag-plug grid muna tayo. Check muna natin yung spark plug kung anong kulay para meron tayong basis kung saan tayo magsisimula, kung lean ba siya o rich mixture. Okay, kung mapapansin nyo, ayan, yung kulay ng spark plug natin is kulay itim. Kung kulay itim siya at basa, ibig sabihin yan, nasa rich mixture siya. Ibig sabihin nun, malaki yung jetting natin sa main jet or malaki yung jetting natin sa pilot jet o nakasara yung AF mixture niya. Ito. Okay, sa pagtotono ng carb, kailangan mo natin pag-aralan kung ano yung mga pyesa na nakapaloob sa mismong Kahin Carb. Okay, buksan natin. Kailangan mo natin malaman kung ano ba ang mga pyesa na tinotono natin sa carb. Ang Kahin Carb is all plastic floater. Itong puti na nakikita nyo, yan yung floater. Tapos, yung makikita nyo sa pinakababa, yan yung nahulog. Okay, ito naman, ito yung stopper ng gasolina. Dito kasi, kapag umangat yung floater, ito yung pasukan ng gasolina, ito yung mag-i-stop ang mismong pasok ng gasolina sa mismong bowl. Itong sa loob naman ng carb, magkikita sa gitna, yan yung itong bilog dito. Ito yung main jet. Tapos ito naman sa gilid niya, ito yung pilot jet or slow jet. Ngayon kapag tinanggal natin yan, ito ang itsura ng main jet. At ito naman, ang tawag dito is automizer. Ito yung automizer.
Ayan po yan. Yung maliliit na butas dyan, yan yung nag-automize o yung miss ng gasolina. Ano ba ang tinotono natin sa kehin carb? Kung alam nyo na ang mismong plug reading nyo, kailangan magsisimula muna tayo sa plug reading. Una, kung kulay itim to, ibig sabihin rich mixture siya. Kapag kulay puti naman, yun naman yung lean mixture. Ang gusto nating ma-attain or yung optimized tuning natin, dapat magkulay brown or rusty brown ang mismong spark plug natin. Ngayon, 5 stage tayo dyan ito, Tono. Yun yung idle o yung close valve ng mismong carburetor. Ito, yung close valve niya. Then yung 1/8, to 1/8, then 1/4, and 1/2, and wide open throttle. Paano ba magtono? Kailangan dapat mainit ang makina. Nag-iiba kasi ang tono ng carburetor natin kapag malamig ang panahon. Katulad nung relasyon nyo, nung lamig. What? Putang ina. Ano daw? Alang niya ka mo. Okay. Okay. Mabalik tayo sa usapan. Kailangan dapat mainit ang makina at mainit ang panahon. At ang tinotono natin dyan is wide open throttle o yung full rev. Mag-ingat at huwag sa mismong daan. Maghanap kayo. Iingay nun ah. Tandaan, disclaimer sa mga nagtotono sa daan. Alalahanin natin na may kasabayan tayo. Mag-ingat din tayo kapag sa mismong daan. Mas maganda kung open space na walang kasalubong o kasabay. Maghanap kayo ng daan na walang kasalubong o walang kasabay. Ngayon, always dapat wide open throttle ang tinitignan natin. After wide open throttle, kailangan natin i-check yung spark plug. Yung sinasabi ko sa inyo, kung nagkukulay itim to, yun yung rich mixture. Then kapag puti, yan ang iiwasan natin. Masisira ang makina natin kasi overheat yun. Hindi lang overheat ang pwedeng mangyari, pwede ring sumabog ang ating makina. Ang pagtotono ng carb ay magsisimula tayo sa mataas na jetting. Always magsisimula tayo sa rich mixture pababa. Bakit ba tayo nagtotono na mainit ang panahon? Kailangan natin makuha yung optimal o init ng makina, makuha natin yung tamang sunog ng spark plug. Kasi kapag malamig ang panahon, nag-iiba din ang tono. Ano ba ang tinotono natin sa carburetor? Okay. Ang pilot jet, itotono natin to. Ang tonohan ng itong pilot jet is magsisimula ng close 1/8 to 1/4. Tapos ang main jet naman, tinotono natin yan sa 1/2, 3/4 at full throttle o wide open throttle. Ang pagtotono ng AF or air fuel mixture, ito yun. Ang pasara is dagdag gasolina. Ang pabuka naman ay dagdag hangin. Pero applicable yon kapag yung AF nyo is malapit sa mismong bunganga dito. Ngunit kapag ang AF nyo is nasa mismong manifold, ang tinotono nyo doon, ang pabuka ay gasolina at ang pasara naman ay hangin. Okay, tandaan, again, kapag dito yung AF nyo, ang pasara or clockwise, yun yung gasolina. Ang pabuka naman, yun ang hangin. Always, magsisimula tayo sa from close position, one full turn muna. Then, mag-increment tayo ng 0.5 turn. Maghintay tayo ng every 5 seconds kung tataas man yung idle natin o hindi. Kung hindi tumaas yung idle natin, kailangan na natin magpalit ng pilot jet. Kasi dyan natin tinotono yung close to 1/8 to 1/4. Okay. Kapag malaki ang pilot jet natin, ang mga mararamdaman nyo dyan is mataas yung idle, mabagal bumaba yung idle, at nagwa-wild. Kapag malaki naman ang main jet natin, nagbabag down siya, o kapag binibigla mong rev, is pumapalya, at makakakita kayo ng usok na itim. Ibig sabihin nun, malaki ang main jet nyo. Kapag maliit naman ang pilot jet natin, dyan yung mararamdaman na sobrang init ng makina na parang sasabog or o-overheat. Kaya dapat tandaan, always magtotono tayo, malaki muna ang main jet pababa. Sa pagtotono natin ng carb, dapat pagkabukas natin ng ANF or air fuel mixture, dapat tataas yung idle natin. Ngayon, subukan natin, pandarin. Ay, turun dito. Ay, kita ba? Ngayon, tryin muna natin tong isara. From close position. Ayan, nagdadagdag ka ng gasolina kapag close position. Ngayon, kailangan mong one full turn. Full turn mo muna. Kapag nagdagdag pa tayo, kapag magdadagdag tayo, mag-increment tayo ng 0.5. Kailangan natin maghintay ng 5 seconds para makapag-adjust yung makina. Ikot natin ng 0.5. O, pansin nyo, tumaas yung idle niya. Ibig sabihin, dyan yung mismong gusto ng makina. O, dyan siya nakatono.
Turo mo sa akin. Ang kailangan na lang natin gawin is kailangan natin patakbuhin at i-check yung spark plug after nito mapatakbo. Kung okay na ba yung main jet o okay na yung pilot jet. Tiga. Kung mapapansin nyo, nung, yung unang video, palyado siya. Ngayon, wala na siyang bug. Kahit anong position ng throttle body, anong mismong position ng mismong throttle. Ngayon, babaan natin yung idol. Yan yung sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Kailangan nyo maghintay ng 5 seconds kasi para mag-adjust yung makina. Ang stock RPM ng Sporty, 1,600 RPM. Aray, okay. Ayan, buwap. Ang kailangan natin dyan na makita o marinig, dapat agad siyang buwaba. Every rev mo, baba siya agad. Ayan. Ibig sabihin nito, nakuha na natin yung mismong tamang jetting. Kung mapapansin nyo, yung unang video, palyado. Dahil mataas yung jetting natin doon, rich mixture siya. Ngayon, check na lang natin yung spark plug niya. Papatakboy muna natin siya. Tapos after 30 minutes, palamigin muna natin siya. I-check natin spark plug. Tapos kung ano man yung nakita natin, kung lean mixture ba siya or nasa optimal na ba siya o sa rich mixture, doon yung basis natin o yung baseline natin kung anong papalitan pa nating jet. Pero dito pa lang, from close position, 1/4, 3/8, wala siyang palya. Ngayon, try natin yung half position. Wala. Try natin full rev. Okay. Good siya. Hindi nakuha. Okay, pagkatapos ng isang oras natin pagtotono at pinalamig natin ang makina ng 30 minutes, i-check natin ngayon yung spark plug kung saan siya nagpo-fall dun sa tonohan natin, kung itim ba siya, rich mixture, optimal o yung kulay rusty brown o yung puti, yun yung ayaw natin mangyari, yun yung overheat. Okay, check natin. As you can see, ang karga niya is big head 2024, tapos yung bore niya is TSMP dome piston. Ang gasolina pala niya is premium gas XCS by Petron. Okay, check natin. Ayan, nakuha na natin yung mismong tono ng carb. Yan ang gusto nating makuhang tono ng mismong motor natin. Yan yung rusty brown o yan yung optimal performance o yan yung ayan, ito yung pinakamaganda, ito yung optimal performance, ito yung gusto nating mangyari o yung gusto nating makuhang tono ng mismong motor natin. Tandaan, walang perfect na jetting para sa mismong motor nyo. Kailangan nyong itono yan ng paunti-unti. Patience is virtue, ika nga nila. Okay, hindi porket na same kayo ng karga ni kapitbahay o same kayo karga ni tropa, is same na rin kayo ng jetting. Mayroon siyang iba-ibang factor. Kung malamig yung panahon, o mainit yung panahon, o nasa mataas kang altitude, katulad ng Bagyo. Kung yung tono mo, okay dito sa low grounds, katulad ng Tugigaraw, at umakyat ka ng Bagyo, meron kasi tayong tinatawag na atmospheric pressure. Ngayon, once na nag-iiba yung altitude na at lumalamig, nag-iiba din yung tono. Kaya kung ang tonohan mo is nasa Tugigaraw, iba ang tono mo yan kung nasa Bagyo ka. Kung nagustuhan mo tong video to at may natutunan ka kahit papaano, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit mo notification bell for more updated videos. Kung meron ka suggestion o suhisyon o ano man yan, i-comment down mo sa comment box. Ayos! Tapos, huwag nyo rin kalimutan yung next vlog natin ay turo natin doon yung 4-valve engine natin na nakabiyahe na buong Luzon. Okay, try natin paanda rin. Empty heart, empty RT head, water cooled, oil cooled. Ayan.
natin pandalin. Abangan sa next vlog.